Sa mga magulang at estudyante, naku, ihanda ninyong inyong bulsa para sa palapit na pasukan. Ilang gamit pang eskwela kasi ang nagmahal ayon sa DTI. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kabilang sa dapat paghandaan ang dagdag budget para sa halos 30 school supply items na may taas presyo, bagamat mas marami ang mga items na nagmura ayon sa Trade Department. Batay sa inilabas itong price guide, nasa mahigit 11 pesos ang pinakamurang notebook. Halos 10 pesos naman ang pinakamurang pad paper para sa grade 1 to 4, habang halos 14 pesos para sa intermediate pad. Notebook man o pad paper, dapat may nakalagay na bilang ng pahina. Makakabili naman ng lapis sa halagang 11 pesos, habang 3 pesos ang pinakamurang ballpen. 12 pesos naman ang pinakamurang kahon ng crayons. Sa ilang tindahan sa Divisoria, wala pa naman daw paggalaw sa presyo ng school supplies, pero may diskarte ang mga mamimili para makatipid. Nagka-canvas po muna. Opo, yung pinakamura lang. Kasi may meron pa po silang ibang mga school supplies sa bahay. So yung binibili ko lang yung mga wala na, ganun. Para medyo makatipid. Sa ngayon pa lang mamili na sila kasi ibig sabihin may mga stock pa silang mabibili tsaka hindi pa masyadong pasukan. Paalala ng DTI, i-check ang label ng school supplies na dapat ay may pangalan at address ng manufacturer o importer. Iba-iba naman yan, makikipag-compare nila yung prices. Ano? So may choice sila to go for the lower price or lowest price. Ano? Para sa mga nais ma-access ang price guide, naka-upload ito sa DTI website. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.